Ika-25 ng Agosto, ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumaan si Jesus sa mga lunsod at mga nayon na nangangaral habang papunta siya sa Jerusalem. May nagtanong sa kanya, "Panginoon, kakaunti nga ba ang maliligtas?" At sinabi ni Jesus sa mga tao, "Magpumilit kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang gustong pumasok at hindi makapapasok. Kapag tumindig na ang may-ari ng bahay at naisara na ang pinto, tatayo kayo sa labas na kumakatok at magsasabing, 'Panginoon, buksan mo kami.' Sasagot naman siya sa inyo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo, kaya sasabihin niyo, kami ang kumain at uminom na kasalo mo at sa aming mga lansangan ka nangaral.' Pero sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo, lumayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama.' Naroon ang iyakan at pagngangalit ng mga ngipin pagkakita niyo kina Abraham, Isaac, Jacob at sa lahat ng propeta sa kaharian ng Diyos, at ipagtatabuyan naman kayo sa labas, at makikisalo naman sa kaharian ng Diyos ang mga darating mula sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Oo, may mga huli ngayon na mauuna at may mga una na mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Panginoon, buksan mo kami. May mga huli ngayon na mauuna at may mga una na mahuhuli. Sa blog ni Derek Rydell na Why Good Things Happen to Bad People, inihayag niya ang isang tila palaisipan sa marami. Bakit nga ba pinagpapala ang mga masasamang tao? Bakit nga ba payaman ng payaman ang mga sakim sa Makati habang pahirap ng pahirap ang mga nagpupunyaging manggagawa at magsasaka? Sabi nga ni Rydell, parang mas tama ang mahalin mo ang iyong sarili kaysa iyong kapwa at ang kunin mo at tatanggap ka. Kung pagbabatayan natin ang mga pinahahalagahan ng mundong ito, tila tama na mas mabuting mahalin ang sarili kaysa ang kapwa at kumabig ng kumabig upang lalong lumago. Ito ang mga paboritong salita: self-made, self-accomplishment, self-fulfillment, self-self-self, ako, ako, ako. Sa lipunan, higit na kinikilala at binibigyang halaga ang mga taong bigatin o yung mga VIP, very important person. Pero kung ang ebanghelyo ang pagbabatayan, ano kaya ang tunay na mahalaga at kaligayahan? Matatagpuan ang sagot sa isa pang tanong. Tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Pero ano nga ba ang totoong pagtanggap kay Jesus? Sabi sa Ebanghelyo ngayon, hindi lang dahil lagi kang kasamang kumain ng Panginoon ay totoong tumanggap ka na sa Kanya. Hindi dahil bukang bibig mo ang pangalan ng Panginoon ay tumanggap ka na sa Kanya. Hindi ganoon kasimple. Tinatanggap mo si Jesus kung pinangangatawanan mo ang Kanyang mga pinahahalagahan, ang pagmamahal sa Diyos, ang mga may hirap, ang pagmamahal sa kapwa at kaaway, at ang pagpapahalaga sa kalikasan. Tunay ngang Panginoon mo ang Diyos kung tinatanggap mo ang Kanyang pagtutuwid at bukas ang iyong puso't isipan sa Kanyang pagdidisiplina, dahil ito ang pagpapadama ng Panginoon ng Kanyang pagmamahal. Tandaan natin na hindi sinasabi ng Panginoon na dapat tayong maghirap.
ang sinasabi niya, ang kaligayahan at pagiging una ng tao ay nakadepende kung nasaan ang kanyang puso. Maaaring mayaman ka at masaya dahil alam mo kung ano ang pinahahalagahan ng langit. Maaaring mahirap ka at malungkot dahil mas pinahahalagahan mo ang mga bagay na nawawala rin. Wala ito sa pagiging mayaman o mahirap, nasa puso ito na kumikilala sa bagay na mahalaga sa langit. Nananaig para sa atin ang kanyang pag-ibig. Kung ang pag-ibig ng Diyos ang nagahari sa ating buhay, anuman ang mangyari, masama man o mabuti, magtatapos pa rin ito sa ikapupuri ng pangalan ng Diyos.